Tara niya. Hello guys. Good morning. So medyo mainit, nag-ano kami nag digdilig ng halaman. Sinasadya kong ganito medyo mainit para at least meron tayong vitamin D. And ayun si Hagrid yung nag ano sa labas, tapos yun yung dinigyan. Ito yung mga gulay, ako yung nagdidilig. Tapos si Papa kumuha ng lupa. Kasi gusto ko hanggang umalis kasi kulang yung mga seeds ko. Kaso hindi ako pinapaalis ni Papa kasi natatakot siya. Pero try ko ulit ngayon. Pero magdidilig lang tayo. Kukira ka dong? Dong? Kukira dong? Dongi? Papa guys. Kumuha ng ano ng lupa para papawis. Ito guys, ito yung dispenser namin na nasira, so gagawin na lang natin, tatamnan na lang natin siya. Ayun na yung natapos niya, apat na lata. Kumuha pa siya ng iba. Hello guys, good afternoon. So today, ngayon is magluluto ako ng snacks. Actually kanina na busy kami magtanim and nagbabili pa ako ng mga seeds kay Papa, si Papa yung umalis. So ngayon magluluto ako ng ating usual ang tawag dito, pancake. So ang gagawin kong pancake ngayon, ulit-ulit lang ako sa pancake, pero ito talaga yung ginakain namin ngayon. Iba-iba, merong iba-iba yung Milo, meron ding swak pack. So Milo pancake at saka yung normal na ginagamit ko yung gatas. So magluluto muna ako ha, wait lang. Si ano kasi si Papa Joe, ano siya, nag-grocery. Wait lang. Ayan, si Papa Joe kasi nag-grocery siya. So ngayon, hindi naman grocery na ano, yung mga kulang lang namin kasi may pinabili ako sa kanyang yeast and nag-ano sa aming piso, ay ang tawag doon, piso net, hinarvest niya yung ano doon kasi kailangan natin. So, diba? So, ngayon, i-ano na natin to. Lutuin ko na. Tapos, inantay ko si Papa kasi itatanim ko din yung ano. Nagtanim ako ng ano ngayon. Kanina ng malunggay.
Pwede naman ano, yung buto, kaso wala akong butong nakita. So, yung kahoy niya, yung aking pinakuha ko kay Papa. So, itatanim namin ngayon mamaya kasi kulang ng ano, lupa. Tapos, marami akong pinabili sa kanya na seeds, kaso hindi available doon sa mga agri-vet supply. So, ayun. So, sa mga nagtatanong kung saan makakuha ng mga seeds, di ba, kung gusto nyo magtanim, meron yan sa mga agri-vet supply, guys. Actually, marami yan sa Shopee, pero syempre sa Shopee, hindi ka na basa-basa makakabili. Di ba? Actually, nagsisi nga ako na hindi ako bumili kaagad nung panahon na wala pang lockdown dyan sa Luzon. Ngayon na may lockdown na, ayun, mahirap na, pahirapan. Kasi sa, maganda kasi sa, ano, sa Shopee, kompleto, halos kompleto doon. Pero, syempre, yung seeds kasi, kailangan talaga naka-ano yan, may proper na, ay ngayon dito, sorry guys ha, may proper na ano kasi yung sa Shopee, I mean yung sa seeds, may proper na paglagay sa mga seeds, proper ano, na ilagay sa refrigerator, ganyan para hindi siya ma, para tumubo pa rin siya. So hindi lang tayo nakakasiguro kung, alam mo yung expired na ba, kasi most of them are nire-repack na nila. Maingay dito guys, sorry. Nire-repack na nila. So, ayun. Ingay. Hindi mo alam kung expired na siya kasi syempre, nire-repack na. So, syempre, pagdating dito kung expired na or hindi siya na-stored ng maayos, may malaki yung chance na hindi siya tutubo. So, mas better din na bumili ka nung nasa pouch talaga. Medyo mahal lang yun, pricey yun. May, nasa mga, actually may 50 pesos nun. Depende kasi dun sa klase nung itatanim mo. Merong 90 pesos. Depende. Yung aking binili na cherry tomato, medyo mahal yun. Tapos konti lang yung laman. Nasa mga 90 pesos din yun. Pero marami na din naman yung magagawa mo dun. Kasi maraming ano eh. Kasi yung agri, ang tawag dun yung ahensya ng gobyerno sa agrikultura, ano, namimigay na sila ng mga seeds. So, i-grab niyo yung opportunity na yun na makahingi sa kanila. Kasi libre din yun eh, di ba? So, yan yung itsura niya, guys. Ayan. So, i-grab niyo yung opportunity na yun, guys. Kasi syempre, sayang din, libre din yun eh. Di ba? Kasi ang dami na nagiging interesado dun sa pagtatanim. Ayun na yung isa. Kumuha na. Marami nang interesado dun sa pagtatanim ngayon. Kaya, buti na lang na nakapagtanim na ako. Hindi pa man dumating itong... Hi guys! Nara ako, blue are. Hindi pa man dumating yung ano, virus na ito. Ito yung quarantine. Pero, ayun, magtanim-tanim tayo. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga dala ni Papa. Hagrid! Kwato. So, tapusin ko lang itong aking ginagawa sa pagpapancake. Actually, naglinis ako kanina. So, wala ka tapos sa paglilinis. Ito na. Ito pa yung mga ano natin. So, ayun. Tapos pala ito, guys. Ano to? Tawag dito ay pangkangkong. Yung tumutubo sa tubig. Ayan, ginuhanan ko ng mga dahon kasi gagamitin natin yon. At ito naman, ito yung aking itatanim. Namimili lang ako dito na medyo matataba para sure na tutubo siya. So, tutubo naman to sa pot. Importante lang na laging basa yung kanyang tawag dito, lupa. So, itatry natin itanim yan. At meron namang mga ano naman siya, diba? Meron na siyang roots. So, tanim natin yan. So, ito. Tapos na to yung ating Milo pancake. Nagawa natin kasi medyo malalaki ito eh. So, nagawa natin 2, 4, mga 6 pieces kasi kinain Hagrid yung isa. Ano lang to, 1 cup. Ito yung 2 cups yung ginawa ko sa itong milk. So, ayan. Papalamigin lang natin saka natin ilagay sa refrigerator. So, ganito yung itsura niya, guys. Pag pinatubo mo siya ng at least mga 10 minutes, ayan, medyo iba yung ano niya, texture. So, maganda yung texture niya. Isa pa? Ayun, Papa, bumili ng ano, karating na pala si Papa. Hey, guys. Ito, abono daw. Complete. Oh, ano yan, ganing isang kutsarita nito at sa isang 1 gallon na tubig.
Kailangan masiksa mo kay kailangan ma ano siya. Ngayon, hindi siya pwede eh, hindi siya po i-spray mo sa halaman, dapat sa malagi. So, ilan nabili mo? Ay, salamat ni Kangkong. Kasi nagbibili ako ng seeds. Pa, ito yung mga nabili ni Papa. Hindi kompleto, pero at least mayroon. Marami na tayo mga tanim. Nabili ni Papa, ramgo seeds na cabbage. Ayan. So, magtatanim tayo ng cabbage. Hindi ko alam. Parang ano, ito, 60 days ata itong cabbage. Tapos, itong talong. Ilan bang seeds ito? Ayan, 97% yung germination niya. Tapos, hindi ko alam kung ilang laman ito. Ito, nasa 300 seeds. Magkano to pa? Lahat yan, mga hindi pa, hindi pa riyan. Ito? Yung ano? Cabbage. Mga 45? 45. Eh, di ba yung binilhan ko niyan? No, iba-iba kasi yung binilhan ni Papa. Ito, talong. Yung talong? 65. Ito, sa kangkong. 65. So, bumili ako ng kangkong na ganito kasi ano din ito eh, mas maganda din itong itanim. So, better na merong ganyan. So, ito yung sinasabi ni Papa na abono. Hindi ko alam, hindi naman ito yung pinabili ko sa kanya, pero sinuggest sa kanya nung doon sa AgriVet. So, try natin. Kasi, so, yung sinabi kasi mo, para lang yung sa mga halaman, yan kasi para yung sa bulaklak, kasama rin yan. So, ayan, ayan ni Papa yung margarine. Nagkabili ako ng margarine at saka itong saging. Dahil syempre, nagbabudget tayo. Hindi natin kailangan ng maraming prutas dahil survival mode tayo. So, kailangan ito, saging. Makakain natin yan. Tapos, ito yung pancake natin. Inano ko, yung towel yung kinover ko para ano lang. So, ito, para to sa mga dogs, itong kalabasa. And nagpabili, ay! Chuchay, Diyos ko Lord. Nagpabili ako kay Papa ng yeast. Instant yeast lang yung available eh. Carry na to. Kasi gagawa ko ng bread. So, kasi marami akong harina dyan. Tapos yung atay, ito yung imimix namin dito para sa pagkain ng aso. So, ayan. Hello guys, ayan, good evening. So, eto nag-ano na kami ng, pakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung ano ng dog. Kasi syempre, tipid mode tayo today. Ay, ngayong mga buwan na ito. So, ang ginagawa namin is ito. Ito yung ginagawa namin, guys. Ano to? Atay ng manok na pinakuluan ng tanglad. Tapos, kalabasa. Ayan, minimix namin siya. Minimix namin siya. Tapos, nilalagyan ko ng konting asukal. Sabaw din, sabaw. Tapos, ayun, may sabaw. Yung sinasabaw ko, yung sa atay. Ayan. Mas healthy kasi may ano eh. Tanglad. Ito yung sabaw niya. Ito yung sinasabaw. Kasi may tanglad siya. Eto, yung iba nito ilalagay namin sa freezer. Para kasi para ano mapanis to pag ano matagal kasi itong ano maubos. Tapos pagpakain namin ito, syempre may kanin talagang kasama. So lalagyan natin ng kanin pag ano, ilalagay natin sa freezer. Ayan. So, tipid na to. Bali 100 lang to na bali 100 na atay ng manok. Tapos, isang malaking, ano, kalabasa. I think yung kalabasa nasa mga 50 ata yon. So, ayan. Ito, ano muna natin. Kasi bukas ko to itatanim. So, ano muna natin to. So, ayan. Maghapon na tayo, guys. And, ang ating ulam for today is egg lang. Egg and then yung ating parang hindi pa kakain to. Pancake. Pa!
pancakes. Parang hindi pakain. Ang sa pancake kasi inano mo eh. Ginoo na mong gulo na ako kaya para dili sington. Okay. Para dili magbasa. Oh, yes. So ayan, kain tayo guys. Antay guys. Wow. Parang masarap pa. I want this one.